Busod ito ng Manoy harassment ng Chinese Coast Guard. China's been building artificial islands in... Nagsawa ka na rin ba sa pang-aagaw ng teritoryo ng China? Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? At sa kabila ng kanilang pag-aangkin sa mga isla, ay alam mo bang inaangkin din ito ng bansang Taiwan bilang sila umano ang tunay na kinatawan ng tunay na Republika ng China? Iyan ang pag-uusapan natin sa video ito. Pero bago tayo magsimula, ay baka naman pwede namang i-like mo itong video. Ang Philippine Department of Foreign Affairs ay naghain ng matinding pagtutol para sa isasagawang live fire drills ng Taiwan ngayong darating na linggo sa paligid ng isla na kilala sa buong mundo bilang Ito Aba. Ang Ito Aba ay tinuturing na isla ng Taiwan government, subalit para sa arbitral tribunal ng The Hague, ang Ito Aba kasama ang iba pang bahagi ng Spratlys ay hindi isang isla dahil hindi nito kayang mapanatili ang isang komunidad ng tao nang walang tulong mula sa labas, kung kaya't hindi pinapayagan ng arbitral tribunal ang pag-aangkin sa mga ito. At napag-alaman lamang ito ng Taiwan matapos ang isinampang kaso ng Pilipinas laban sa pag-aangkin rito ng China, kabilang ang halos 90% ng South China Sea. Gayunpaman ang karapatan para sa katubigan ay pumabor para sa Pilipinas, subalit nanindigan ang China at Taiwan para sa kanilang mga claims. Kaya't ang Taiwan ay naninindigan na walang karapatan ng Pilipinas sa kanilang isasagawang live fire drills ngayong darating na linggo, July 3, 2022. At ang malaking katanungan ngayon rito, bakit kapag ang China ang gumagambala sa Pilipinas ay maiingay ang Western media, lalo na ang gobyerno ng bansang Amerika? Subalit bakit kaya tahimik sila ngayon sa ginagawa ng Taiwan na pagbabaliwala sa karapatan na ibinigay ng arbitral tribunal ng The Hague sa Pilipinas na kanila rin ginagamit para kundinahin ang China? Kung iisipin nating mabuti, ang China at ang Taiwan ay dating iisa. Subalit dahil sa magkaibang paniniwala sa pamumuno ng mga Communist Party ni Mao Zedong at Kuomintang o Chinese Nationalist Party ni Chiang Kai-shek ay nahati sa dalawang gobyerno ang China. Nang matalo si Chiang Kai-shek ay Mao Zedong, ay nagtungo ito ng Taiwan kasama ang mga kaalyado nito at dito ay pinagpatuloy nila ang Republika ng China. Subalit dahil wala na sa kanyang kontrol ang mainland China, ay naging People's Republic of China na ito sa pamumuno ni Mao Zedong at magpasa hanggang ngayon ay nananatili ang magkaibang paniniwala ng dalawang gobyerno. Subalit ang mga claims nito sa South China Sea ay hindi nagbabago dahil ang claim ng China sa South China Sea ay claim rin ng Taiwan dahil naniniwala sila na sila ang tunay na republika ng China at mas may karapatan sila sa mga isla. Iyan ay isa lamang sa malaking dahilan kung bakit hindi mabitawan ng China ang claim nito sa halos 90% ng South China Sea. Dahil kung i-give up nila ito, ay magpapatuloy naman ang Taiwan sa mga claim na ito. Dahilan naman para mas lalong mahirapan ang China para mabawi ang Taiwan. Isama mo pa ang pagtulong ng Amerika rito, kaya't napakahalaga ng mga posisyon nito sa isla para hindi sila mapasok ng Amerika. Kaya't hindi imposible na hanggat hindi nababawi ng China ang Taiwan ay hindi ito titigil sa pag-aangkin sa halos 90% ng South China Sea. At kung sakali mang mabawi nito ang Taiwan ay marahil mas posible na ang pagpayag ng China para sa paghahati ng karapatan para sa mga isla. Subalit dahil nga protektado ito ng Amerika, ay ang mga isla ang nakikita nilang pinakamalakas na depensa para sa oras ng pagbawi nila sa nahiwalay na parte ng China ay matapatan nila ang lakas ng puwersa na magmumula sa bansang Amerika. Ngayon, sino sa tingin mo ang mas malaking problema para sa ating soberanya sa West Philippine Sea? Ang China ba na mayroong nais buuin o ang Taiwan na sa West Philippine Sea ay may nais kunin o ang Amerika na nagpapanatili ng hidwaang ito sa pamamagitan ng pagpanig sa isa, gayong parehas naman silang nagiging sagabal sa ating soberanya?